Ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Kalawang sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mabuti naman at nandito ka na, Karyong! Ano ngayon kung nandito na ako, Aber? Kailangan makapag-usap tayo ng masinsinan. Masinsinan? Bakit? Ano ba yung pag-uusapan natin? Dalihan mo na, tinayantok ka. Pagod kami ni Veronica sa dami ng trabaho ngayon sa barangay house. Ay, Karyo, kilala mo ba yung matalik kong kaibigan doon na si Joseph? Na ang tunay na pangalan eh, Rolita. Si Jose. Natatandaan ko yun. Yung bikutilyo na matangkad. Ay, bakit? Namatay na ba siya? Kailan ang libe? Ay, tanga! Ha? Hindi siya namatay. Ang lakas-lakas pa nga niya eh. At saka lalong gumwapo ngayon. Ganun ba? Bakit si Joseph? Anong nangyari sa kanya? Ay, kararating lang niya galing Amerika. Mayaman na siya. Ganun at ba? Saka, napakagwapo niya ngayon. Ano ngayon kung nandito siya, Aber? Ay, Karyong, nagkita kami sa simbahan. At niyaya niya akong kumain sa Jollibee. Ay, nakaw, ang dami niyang idortar. Busog na busog akaw. Ay, nakaw. Ang tagal mo namang magkwenta. Hinaantok na ako. Gusto ko nang matulog. Ay, sige, sige. Bibilisan ko na ang pagkukwento. Ay, alam mo, Karyong, akala raw niya eh, dalaga pa ako. Dahil hindi na pala siya nag-asawa. Dahil binastod ko siya doon. Tapos, anong sinabi mo? Tapos, sabi niya, kung kailan ko raw siya sasagutin, sinagot ko na siya. Dahil parang baliwan na yata ako sa iyo. Hindi ba, Karyong? Wala na akong halaga sa iyo, hindi ba? Ganun ba? Sige, pagpatuloy ninyo. Kawawa naman si Joseph. Hindi na pala nakapag-asawa. Sige, matutulog na ako. Karyong, sandali lang! Hindi pa ako tapos! May sasabihin pa ako sa iyo, Karyong! Ay, bisit. Talagang wala na akong halaga sa kanya. Hindi man lang nagulat o nagalit sa sinabi ko. Ay, bisit. Bisit ka talaga, Karyong! Tinanong niyo pa si Lota, nanagmipa, Peng? Nagtitinda ng bagoong. Nako, gabit pala siya ni Russell. Ay, nakuha. Sikat na vlog. May issue na naman ang mga Marites sa harap ng tindahan namin. Hindi na sila tumitigil. Sino naman kaya? Ususara na yan. Ngayon ko lang naalaman, narinig kong pangalan na yan. Parang sumisikip ang dibdib ko. Sa tuwing nakikita ko na magkatabi kayo. Darwina, pabilay! Ay, happy na ka ba yun? At pangit! Ay, ano ba yun? Ay, naku, ay ko palaling po niyan. Ay, naku, ano ba sasabihin ninyo? Ay, pabili na si Bisa. Yung bagong labas. Marka sapatos ng tinaling manaw. Ay, naku, alam ko na yan, aling po niyan. May problema ka na naman, ano? Ay, oo, Darwina. Talagang hindi na yata ako tatantanan ng problema. Ano na naman ba yan? Na problema mo ngayon, aling po niya? Ay, nako. Ang mabuti pa, bigyan mo na ako ng serbisa. At habang umiinom ako, ikikwento ko sa iyo ang lahat. Sige na. Bigyan mo na ako para makainom na ako. At makakalimutan ko ang problema ko. Ay,
bang problema mo, Ate Punya? Di ba? Bisit talagang kayo ngayon. Hindi man lang nagselos ng sinabi kong nakikipagbalikan sa akin si Rulito. Sabi niya, sige lang daw, ituloy namin ang pagliligaw namin. Ang gusto ko sanang mangyari ay yung magselos naman siya, yung masaktan din siya, at maramdaman niya ang nararamdaman ko. Pero wala sa kanya eh. Did ba lang? Ang ibig sabihin niya, Ate Punya, wala siyang pagmamahal na nararamdaman sa'yo. Ay, Ate, mahal na mahal niya ako. Halos ayaw umalis sa bahay nga yan eh. Ang gusto, lagi akong katabi. At kapag aalis siya, hinahalikan ako. Pero nang naging kapitada siya, nakaw, nag-iba. Laging ang kasama ay ang sekretarya. Naging mahilig na siya sa chicks. Buti na lang. At nandito ka, nakainuman ka. Kahit papano, ay may mapagsasabihan ako na problema ko. Dahil kung sa kuya katod ko naman sasabihin ang problema ko, tatawanan pa ako at sinasabing pangit daw ako, Mimang. Lasing na naman si Tita Bibang ko. Kung bakit naman kasi nakipag-inuman pa sa aling Punyang ngayon? Kamo, Ate Punyang. Sinabi ni Vice Mayor Agaton na pangit ka. Bibang, nasasaktan akaw tuwing sinasabi niyang pangit akaw. Bakit? Pangit ba ka, Bibang? Ha? Oo naman, pangit. Ah, este, hindi ka naman pangit. Alam ba, may kamukha kang artista eh, pero patay na siya. Ay nako, sino naman kayang sinasabi ni Tita Bibang ko na kamukha ni Aling Punyang na artista? Ay, alam ko na. Si Jerry Hill! Oh, yun ba yung sinasabi mong kamukha ni Aling Punyang, ha, Tita? Hindi! Narinig mo palang pinag-uusapan na hindi yun ang kamukha ni Ate Punyang. Ay, kung hindi si Jerry Hill, si Susan Rosas. Hindi rin si Susan Rosas. Ha? Ash, kung hindi si Cherry Hill, hindi si Susan Roses, sino? Si Palito. Ano? Bibang, mapapatay kitang animal ka, Bibang. Mapapatay kita. Ano ka mo bayaw? Iuwi mo na dito si Karen Crisulugaw. Oo bayaw. Ha? Dahil namatay na ang kanyang mga magulang. May asawa na rin ang lahat ng mga kapatid niya. Yung bahay nila napunta sa bunso nila. Kaya wala na siyang matitirhan. Kaya sabi ko, dito na lang siya. Magli-live-in muna kami bago kami magpakasal. Ganun ba bayaw? Naka? Sige. Mabuti pang iuwi mo na siya dito. Kawawa naman siya. Bukas ay maghahakot na kami ng mga gamit niya.
at dito na siya titira. Ay, sige, bayaw. Eh, kailangan mo ba ang magbubuhat? Eh, sasabihan ko sila Ambreng, Pasing at siya si Binitaw. Ay, sige, bayaw. Para madali ang paghahagot. Ay, sige, bayaw. Eh, papunta ko ngayon sa barangay huli. At sasabihin ko na sa kanila. Salamat, bayaw. Alam mo, ayaw niyang tumira doon sa kanila dahil laging may nagiinuman. Hindi masawatan ng kapitan nila ang mga kabarangay niya. Kaya gustong-gusto na nilang matuloy ang barangay eleksyon dahil gusto na nilang mapalitan. Nakaw, pabaya ang kapitan na yan. Minsan kasi, kailangan gumamit na rin tayo ng kamay na bakal para sa mga matitigas ang ulaw. Eh, tama ka, bayaw. Kaya pagbutihin mo ang serbisyo mo para hindi ka mapalitan. Sige, Ambreng. Dalian mo. Ibaba mo na yung natira doon na sasakyan ni Juan. Sa sasakyan ni Vice Mayor Agaton. Ay, wisit ka, Benito. Huh? Utos ka ng utos. Hindi ka naman nagbubuhat. Eh, huwag ka nang magreklamo. Bilisan mo na para matapos na. Sige na. Ay, bakit naman kasi ayaw mo akong tulungan para matapos na? Ay, ang dami pang hahakutin eh. Ang mag-utos ng mag-utos ang ginagawa mo. Huwag ka nang magreklamo. Oh, bakit? Sino ba ang Chief CBO sa ating dalawa, ha? 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 Ay, wala. Si Pasing ang Chief CBO. Wala na, pero, ha? Wala na. Mas mataas ang rango ko sa'yo. Ha? Deputy Chief ako. Kaya huwag ka nang umagal dyan. Sige na. Napakagulang mo. Ayaw ko na. Magpapahingan ako. Ikaw nang maghakot. Mag-isa mo! Ha? Ambreng! Ambreng, sandali lang! Tulungan mo ako dito! Ay, huwag mo akong iwan! Ambreng! Ay, iniwan ako. Ako na ang mapipilitang magtuloy ng pagbubuhat ng mga gamit. Ay, nako. Busy talaga ang Ambreng na yun. Ay, Benito! Nakaw, wala kayatang kasama. Ay, nasaan sila Ambreng at Pasing? Bakit nag-iisa ka lang na nagbubuhat ng mga yan? Ay, kapwa, kukuhan niya. Ay, huwag ko kung nasaan sila, kuhan, saan sila nagpunta. Kanina pa ako rito eh, buhat ng buhat eh. Ay, ganun ba? Opo. Huwag kang mag-alala, Benita. Ay, sasabihin ko kay Bayaw na bibigyan ka ng reward. Para mapawi naman ang pagod mo. Salamat, Kap. Salamat. Malas mo, Ambreng. Ako ang mabibigyan ng reward. Sige, Benito. Tapusin mo na yung pagbubuhat ng mga gamit ni Karen Crisuloga. Opo, Kap. At kakausapin ko si Bayaw para mabigyan ka kaagad ng reward. Pare, ginamit tuloy tayo ng uwi. Ang daming handa si paring Insyong. Napakami ako ng inom eh. Ako rin na pare. Naparami rin akong inom. Nagabihan tayo tuloy na umuwi. Pare, may mga lasing tayong makakasalubong, ha? Oo, pare. Masasalubong natin sila. Nagpapatayan. Papatayin ko kayo mga buwisik kayo! Ano? Pare, delikado. Si Intoy, may dalagitan.
Tatagay tayo! Takbo na pare! Takbo! Takbo! Tahimik sa barangay na ito. May naghahabulan pala. Maraming lasing sa kalsada. Huwag kang matakot ka rin, my sweetheart. Ngayon lang yan nangyari dito. Hayaan mo at inaayos na ni Bayang. Parang ayoko nang tumira dito. Gusto ko sa apartment na lang ako titira. Ay nako, wala pa akong pera. Naubos na kasi yung naipon ko. Nagastos ko ng camping period sa pangangandidato ko noon. Problema ko pa nga kung sana naman ako kukuha ng pondo para sa nalalapit na namang election. Basta ayoko dito. Natatakot ako. Baka biglang may pumasok dito sa bahay. Nung may papasok dito namang gugulo, eh nako, babariling ko sa ulo. Tignan ko lang kung hindi sasabog ang utak niya. Ayokong makakita ng sumabog na utak. Baka mamatay ako sa nerbiyos. Kuan, basta huwag kang matakot. Ligtas ka rito. Walang makakapasok dito. Matibay ang mga pinto natin. Hindi sila makakapasok. Ay! Sinong sika dito? Magpatayan tayo! Ay! Napasok tayo! Tatakas na ako! Karen! Karen! Huwag kang tatakbo! Karen! Habulin kita! Papatayin kita! Ikaw ang papatayin ko po niyang. Bisit ka! Salot ka talaga! Benito. Nagugulo yata. Ay, Benito, narinig mo ba yun? Eh, hindi ako bigay kaya narinig ko. Tanga. Ay, nako, Benito, may naguhurumintado raw. Ha? Nalasing, anong gagawin natin? Ito na. Ano ba din magtago tayo? Magtago? Oh. Ay, hindi ba natin sila sasawayin? Eh, tanga ka talaga, no? Eh, sasawayin mo sila kung gusto mo. Ayaw ko pang mamatay. Ha? Anong gagawin natin? Eh, ano ba? Nihiling ka na. Magtago na tayo, Bin. Ha? Nako? Akala ko ba matapang ka? Ay, duwag ka, Benito. Duwag? Ulitin mo yung sinabi mo, hombre, ha? Ulitin mo! Sige! Ha? Ay, nako! Bingi ka pala! Ang sabi ko, duwag ka! Ay, duwag! Ha? Ya, duwag pala ko, ha? Itong sa'yo, ha? Aray ko! Ay, dito ang sa'yo rin! Magpatayan tayo! Aray ko! Ay, nako! Bayaw! Ay nako, ang daming lasing. At nagrarambulan na sila. Eh, Bayaw, mag-warning shot ka para tumigil sila. Eh, sige, susubukan ko. Hoy! Magsitigil kayo!
Tingil! Ha! Nay! May putang laban yan! Hanapin natin yan! Papatay natin siya! Hanapin natin siya! Bayaw! Mekwen! Lalo silang nagalit! Ayun na sila! Tumag muna tayo, bayaw! Delikado tayo! Bayaw! Huwag iwan! Bayaw! Bayaw! Ikaw pala! Delikado to! Hindi ko na maiisawasan ito. Makakapatay na ako ng tao. Makakapatay na ako. Huwag ninyo akong pinitinra makautang ng buhay. Huwag! Kaya ang kahihinatnan ng tagpong yun. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kalawang sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!